Welcome to our room, guys. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my... Hello everyone, and as promised, diba sabi namin sa inyo, bibigyan namin kayo ng idea kung saan pwede mag-stay dito sa May Siargao. So ito na yung episode na hinihintay ninyo. Pero syempre bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe at i-hit nyo na po itong notification bell para po updated po kayo sa lahat ng videos na aming i-upload. Ako po si Mel. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. Everyone, so eto na po yun. So sisimulan na po natin yung ating resort and room tour dito sa My Tourism Road ng General Luna sa Siargao. So ang price range dito nag-i-start yan ng 3,500 to 4,500. So depende kung saan kayo magbubook. Try nyo sa Agoda, sa booking.com. Tapos ako sa AirAsia ako nag-book. Tapos meron ako doong coupon na 1,500. So naka-discount ako. So from 4,500 ang binayaran ko lang 3,000. So ganun din kayo, kung saan kayo makaka-discount, doon kayo mag- Tara na, sisimulan na natin. Pasok na tayo. Ito yung kanilang reception area. So babay kong staff dyan. So tara, pasok pa tayo dito. So parang ito na yung pinakalabi nila, parang yung waiting area kapag mag-check-in kayo or mag-check-out while waiting for your room. So, ang standard time talaga ng check-in is 2 p.m. Pero kapag ka-available na yung room nyo, for sure papayagan naman kayo. Depende ha, kapag hindi fully booked. So, pasok na tayo. So, dito yung room namin. Dito sa may pagpasok pa lang. Pero mamaya na namin kayo room tour. Diretso muna tayo. To be honest, guys, hindi ko pa siya nakikita in person dahil kaka-check-in pa lang namin. Naligo lang kami. And then, eto na, nag-room tour at resort tour na kaagad tayo. So, surprise pa rin sa amin kung ano yung mga makikita namin. Pero ikot muna tayo ng konti. If I'm not mistaken, ito yung kanilang restaurant. So dito yan sa may taas. Ayan. So dito yung way niya. So, ikot na tayo. Makikita nyo kagad, ito yung kanilang pool area. Alam nyo kung bakit ko ito binook, guys. Kasi nakita ko doon sa mga pictures na yung swimming pool niya, meron siyang something na paikot. So, nakyutan ako, nagandahan ako kasi dito sa May Siargao, kakaunti lang yung mga hotels or resort na merong pool. Isa to dun sa may mga pinakamalaki kasi nakapagsina tayo sa Bravo, di ba? Medyo maliit lang yung pool nila. So, dito malaki, may paikot siya. So, papakita ko sa inyo siya. So, yan guys, ito yung sinasabi ko. So, itong pool na to, ayan, paikot yan doon. So, meron siya doon, paikot yan. So, mamaya, yung room namin, ipapakita ko sa inyo. Parang meron din kaming pool view. Pasok pa tayo, guys. Pasok pa tayo sa loob. So, ito yung kanilang pinaka-main pool. So, pupuntahan natin. Ang nakakatuwa pa rito, guys. Ang ganda kasi nito, yung parang may bridge. Pakita natin ng kaunti. Ayan, so dumaan na kami dyan kanina. So, di ba, ang ganda nung feeling habang naglalakad ka dyan. Ang ganda nung concept na ginawa nila. Actually, yung room niya, parang siyang container. Yung container band ba tawag doon? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta yung gano'n, yung container mismo. So, parang ganun yung concept niya. So, ang ganda niyang tignan. Main pool, guys. So, ayan. So, here, kaya tayo dito. So, bukod doon sa may sinasabi ko sa inyong pool na ito, nakaikot sa mga rooms, meron pa siya rito, pinaka-main pool. Look! Oh, for Siargao, na standard ng pool, malaki na to, guys. So, meron dito mga beach beds. Dito pa, meron pa dito. So, ang lalaki niyan, di ba? And ngayon is 3:30 in the afternoon. Walang tao. Kami lang, solong-solo namin. At ang ingay ko talaga. Ganyan. Ito yung mga rooms sila. Oh, ganito yung itsura. Ang cute, no? Grabe. Ang ganda nung naging concept nila dito. So, ito yan, guys. Isa sa mga reasons din kung bakit ko ito pinili. Kasi, beachfront siya. So, ang titignan natin ngayon ay kung pwedeng mag-swimming. Kasi, usually naman, yung dito sa may part na to ng Tourism Road, mga meron talaga siyang view ng sea view. Kaya lang, hindi naman lahat
pwedeng pag-swimmingan. So, titingnan natin kung dito pwede rito mag-swim. Dito tayo sa may pinaka-beach front nila. So ito, ang dami rito ng beach beds. Asap dito ang tumambay, guys. And ganitong oras nga, wala masyadong tao. So sana, wala talaga masyadong tao para mas ma-enjoy natin siya. So tignan na natin yung dagat. Ito na yung dagat, pero titignan natin kung pwede siya pag-swimming. So bababa tayo. Ay, ito pala yung hagdan. So baba tayo para alam natin. So, ay, nako. Ito na siya, guys. So low tide ngayon. So ito yung itsura ng tubig niya. Actually, para sa akin ha, pwede naman kung gusto yung tiyagaing maligo. Pero ako kasi parang hindi ko masyadong bet maligo. Sa true lang. Kasi ayun, merong mga ganito. Hindi ko rin kung tawag dito eh. Pangalan to yung dahon ba to? Whatsoever. So ayan. So kapag ka nag-high tide, for sure yung tubig hanggang dito. So hindi ko alam kung lulutang to or matatapakan mo to. So yun ang hindi ko lang alam. Pero sayang, kasi yung buhangin niya, white din sana, white sand din sana siya. Pero ganito nga itsura niya. So ayan yun. So masarap lang dito mag-chill, lalo na siguro sa gabi. Kasi kapag binuksan yung mga ilaw dito, for sure, maganda yung kalalabasan niya. Halika, napunta na tayo sa ating room para ma-room tour ko kayo. So dito tayo ngayon dadaan. Kasi kanina nung nag-check-in kami, doon kami dumaan na mismo sa may reception. And then meron doon hagdan papunta sa may room namin. Pero meron naman palang daan dito. So dito na tayo dadaan sa pool area. Sabi guys, look, ang ganda niya talaga. So dito tayo dadaan. Ay, nakunaligaw ako. Wala pala rin yung daan dito ba? So naligaw ako, wala parang doon daan. Dito na pala yung daan. So head lang tayo dito. Ito oh, meron pang parang third floor. Tapos meron pa din sa taas. Hindi ko alam kung ano sa taas, kung room pa rin ba yun. O hindi na. Dito na tayo. Guys, ito na yung room namin. Room 7. So kanina doon kami dumaan. Sa may reception, umakit ka agad kami. And guys, ito pala yun. So from dito, ito lang yung room namin ha. Ito yan. Meron ditong daan. Meron ditong hagdan, pababa. And then, nandito ka na kaagad sa may pool. And then, ito pa yun. Pwede kayo ritong tumambay. Kasi, meron ditong beach beds. Hindi ba? Parang exclusive lang talaga sa amin. Kung kami ang mauuna kung wala masyadong guest. O diba, para ka nang nasa may direct pool access, konting hakbang lang. So huwag na natin patagalin pa, tara let's mag-room tour na tayo. So guys, bago tayo pumasok, tingnan nyo guys, so diba napaka-unique ng mga bridge. Eto pa oh, ang naaalala ko tuloy yung doon sa may Antipolo, yung pinuntahan namin. Anyways, tara na, dito na yung room natin. So, titignan natin kung natutunan ko yung pagbubukas ng room kasi inorient kami kanina. Ang hindi ko alam kung natandaan ko kung papaano. So, yung room namin, room 7. So, tingnan natin, ipasok daw. And then, kanan. Tapos, pool. Tapos, kanan ulit. Yes! Nakuha natin guys. So tara, pasok na tayo for our room tour. Welcome to our room guys. So pagpasok na pagpasok nyo, mabango. At saka malamig. So malamig yung aircon in all fairness. Ow! Naipidaw yung kamay ko. So anyways, nandito na yung mga gamit namin. So pasensya na sa kalat. And nandito ang daming hangers na provided. And then may laundry bag. So dito na agad tayo sa may... Ay, sorry. Napatay ko. So, dito kagad tayo sa ating toilet. So, medyo maliit lang yung toilet niya. Pero super linis. Ayan, makikita niyo naman. Ito kagad yung shower. And then, ito yung pinaka-toilet niya. And then, ang dami nilang provided na mga, ano nga tawag dito? Toiletries. So, like this. Meron sila ditong, ito, may shower cup, may lotion, may shaver, of course, toothpaste and toothbrush. May shampoo, and then shower gel. Tapos, meron ding soap na provided. So, malinis siya guys. And then, syempre, meron din dito hair dryer.
paglabas na tayo. So paglabas nyo, ito. Ito yung nakalimutan ko itanong. Sabi ko kanina gusto ko itanong kung ano ba ito, souvenir na ba namin to or hindi. So ito yung lalagyan nila ng water. Instead of bottled water, ito yung lalagyan nila parang tumbler. So mamaya tanong natin kung souvenir na to. So meron ditong ininta ng tubig. And then meron din ditong tea. Ay, wala silang coffee. Bakit tea lang? Tapos, nandito yung kanilang safety deposit box. Nandito siya. Tapos, nandito yung kanilang mini fridge. And then, may telephone here. And then, meron din ditong TV. Tapos ito, pwede rin itong maging working table ninyo kung nagla-laptop kayo. Agad yung kanilang kama. So, meron kaming twin beds. So, meron kaming dalawang beds. Hindi na ako nakapag-request ng king bed. Di ko kasi alam kung meron talagang isang king bed lang or talagang twin beds talaga yung pinoprovide nila. So, grabe guys. Napaka-comfortable niya. As in, ito yung gusto ko sa mga ganitong hotel, no? Yung pinaka-comforter nila, yung kumot. As in, makapal tapos malambot. Kasi lang yun naman yung mga pillows, guys. Ang ganda ng kulay. Talagang colorful siya, buhay na buhay. Para pakiramdam ko tuloy under the sea. Diba? Para under the sea tayo. At hindi yan tinipid, guys, ha. Bali, tatlo yung pillows niya. Merong dalawang malaki and then merong isang maliit. So, bali, anim yan. Tag-tatlo kami na Enzo. Lalabas na tayo. Ito yung sinasabi sa inyo, magandang view dito sa may veranda namin. Pero tignan nyo naman guys, gumawa pa sila rito ng parang pwedeng gawing couch. See? Diba? Ang galing no? Talagang ginawa nilang parang minimalist yung dating nitong room nila. So tara na, labas na tayo. So guys, ito yung kanilang balcony. So dito sa may balcony nila, meron ditong isang table and two chairs. Ang ganda rin ditong tumambay, di ba? And ito na yun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Di ba, meron tayo ritong pool view. Look! Ito yung sinasabi ko sa inyong pool, paikot yan. From there, ayan, paikot yan dito. Papunta na dun sa may pinaka main pool. So, kaya ang ganda ng view rin dito. Di ba, ang ganda nung naisip nila. So, ayan lang siya. So, kung may hagdan nga lang dito, di ba? Pwede ka na rin pumunta dun mismo sa may swimming pool. May direct access ka na rin sana. Ayan guys, if you are looking for a hotel or resort dito sa may Siargao, na kaya naman ang budget ninyo, I know, hindi masyadong mura yun ha, yung 3,500 to 4,500 a night. So ako nga, diba sabi ko sa inyo, hindi naman ako nag-hotel na ganong kamahal kung ako lang mag-isa, kung hindi kasama si Enzo. Plus, meron pa kaming voucher na 1,500. So, nakatipid talaga kami. And knowing dito sa may Siargao, guys, ang totoo, yung mga decent hotels and resort talaga dito, ang pinaka-price range niya talaga is 3,500 to 5,000. Yun yung pinaka-cheapest. Kasi yung mga hostels, ayan yung nagre-range lang ng 2,500, 1,500, or 1,000. Talagang medyo mas pricey talaga dito sa may Siargao. So, kung tutuusin, talagang normal na price pa ito, ha? Itong 3,500 a night ninyo. So, yung breakfast nila bukas, tinanong ko na kung buffet or plated. So, a la carte nga lang daw yung breakfast nila bukas. So, i-insert ko na lang para at least meron kayong idea kung ano yung breakfast nila. So, ito yung breakfast nila. Guys, nakita nyo na yung kanilang resort. So yes, beachfront siya, pero parang hindi naman advisable na mag-swimming. So at least sea view, diba? Ang ganda ng view rito. Hindi ko alam kung anong maganda rito, kung sunset or sunrise. So alamin natin. And then nakita nyo na rin yung room, nakita nyo na rin yung breakfast niya, and then yung location. Yes, nasa may tourism road lang siya, kaya very accessible. So kayo na yung bahala.
na mag-isip or mag-decide kung worth it ba siya for 3,500 or 4,500 a night. So sana po nabigyan namin kayo ng idea kung saan kayo pwede mag-stay dito sa My Siargao. Maraming salamat po sa panonood and magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod natin Siargao Travel Vlogs. Bye everyone!